This is a modified biryani chicken kasi hindi po, wala po ako lahat ng ingredients, no? But this is the Indian style. So, ano po ba ibig sabihin ng biryani? Actually, pag sinabi mong biryani, that is just layered rice lang po yan. And it dates back to the Mughal Empire, no? In the 1500s. So, it's a combination of Indian tsaka Persian dish. So, ano ba yung mga ingredients? So, we have the turmeric powder. Ito po, turmeric powder. So, 1 teaspoon. So, we put 1 teaspoon po ng ating turmeric powder. And then, we have 1 teaspoon itong ginger. Ito, 1 teaspoon itong ginger. 1 teaspoon din itong garlic paste. Pagkatapos po, 1 teaspoon of olive oil, pero I prefer nga po no avocado oil. Pagkatapos po, you have a 1/4 cup of plain yogurt, pero kasi wala pa akong yogurt, so I will try lang no, kung ano pong magiging resulta pag sour cream. So 1/4 cup po nito na sour cream. Pagkatapos po, we will have a tablespoon of unsalted butter. At we will put po our chicken, no? Tapos we have the 1/3 cup, no, of finely chopped onions. Ayan po, 1/3 po yan. Lagyan po natin dyan. At pagkatapos po, lalagyan po ng pepper na finely chopped daw. Pero sa akin po, hindi ko po siya chinafine, no? This is actually jalapeno. Malaki kasi ayoko po maanghang. So, para ma-separate ko po siya later. So, yan lang po. At lagyan po natin siya ng konting lemon. And then, we will marinate this po for 30 minutes. So you have to mix it very well. Pagkatapos po, I will season it with salt. Black salt po, no? Then mix lang po natin yan. And then tapos po, ilagay po natin ito sa ref, no? For 30 minutes to 1 hour. Basmati natin. So kita nyo naman yung mga medyo long grain po kasi siya. So, we will wash this 2 to 3 times. Pagkatapos po, we'll set aside. Tapos, in a pot, maglalagay po tayo ng cardamom seeds. Ito po, 3 or 4 na piraso. Ito po yung cardamom seeds, no? Cardamom pods po. And then, we'll put 2 dahon na bay leaves. 1 kutsaritang peppercorn na whole, no? Actually po, nilalagyan din po ito ng cinnamon sticks, pero wala po ako nun. Tapos, dapat may black cardamom pa, wala din po ako nun. So, kung ano lang po yung meron tayo, then we will put a little salt also. So, make sure po na when you're cooking, iboboil po natin yan muna. Pagkatapos po, we will add our rice later, no? So, dapat po pag nilagay po natin yung rice, the water should be enough, no? Na itong rice na ito ay talagang free flow, nagsusoak po siya, no? At saka nami-mix po talaga. And then after that, pag medyo 90% na po siyang cook, dapat po hindi malatag, no? Dapat yung gitna medyo crunchy pa kasi para hindi siya ma-overcook. So, i-drain po natin yan, isi-set aside po natin. So, yan po yung pagluto, no, nung kanin. So, kumulo na po yung water natin. So, ilalagay na po natin yung ating biryani. Ating rice. Huwag kayo mag-alala kung sobrang dami po ng tubig. O kaya konti. You could always add. Kasi,
maluluto pa naman ito mamaya with the chicken. So, basta ito importante ko, you cook it muna. 90% cook lang po ha, para hindi po siya sobrang lata. And then, we add a little salt, no, to season it. So, bantayan lang po natin, no. It should only be 90% cooked. So, ngayon po, we will be cooking our chicken, no. Medyo modified po ito. Mabilisan lang. Tsaka kulang-kulang kasi ingredients, eh. Kaya, ganyan na lang po siya. So, ito po, they usually use yung unsalted butter. So, we'll use the unsalted butter. Kasi wala po kasi akong, naubusan na po ako ng onions na fresh. So, ito na lang din po, no? Yung, ano, dried onions. Pagkatapos po, I did not throw away, no? Yung, ano, yung water po na galing sa, hindi ko po tinapon yung tubig na galing po sa kanin. So, yan po yung gamitin natin. Lagyan po natin ng konti. Ng konti water. And then, we will add po yung ating, ano, itong ating biryani masala na Indian mix, no, na binili ko po sa Indian store. So, ibuhos, ilagay lang po natin yung isang sachet. Yan, medyo tunawin lang po natin. So, pag na-mix na po siya ng maigi, lagyan lang po natin ng tubig ulit. Konting tubig. Actually, sabi sa recipe po, lagyan po ng kamatis, no? Eh, wala din po akong kamatis. Kasi tinamad po ako mag-grocery. So, lalagyan na lang natin tomato paste. Tapos po, dapat po yung rice, mas masarap po yung kung may saffron. Eh, wala po tayong saffron, kaya hayaan na lang po din natin. Kung ano lang po yung meron tayo. Basta, pag cooking po kasi, hindi naman po kailangan, no, na susundin natin yung recipe. Basta kung ano kung meron ka, yun po yung lutuin mo. So, yan na po. Kalahati lang po nilagay ko. Kasi konti lang naman po yung chicken ko. And so, we will put our chicken na po. Na. Put our chicken. So, we will cook this for mga 30 minutes, no? We'll add more water to cover it. Yung galing po sa ano. So, luto na po yung chicken natin. Lalagyan ko lang po ng gatas. And then, ilalagay ko na po on top yung ating rice. Yan, yung ating basmati po. And then, we will cook it again for a little while. Mga 5 minutes na lang po siguro. Just to heat the, ano no, the kanin. It will just look like this. And that's it. That's our biryani chicken. Na